Isang mapagpalang umaga sa inyo, mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Aghan o Science 3. Nasa ikatlong markahan tayo, ikatlong linggo, unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo, mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Araling 5, pinagmulan at gamit ng liwanag. Layunin ng ating pag-aaral ang natutukoy ang iba't ibang pinagmulan at gamit ng liwanag, mga bata. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba ang pinag-aralan natin na nakaraang linggo, mga bata? Magaling! Napag-aralan natin ang tungkol sa iba't ibang paraan paano gumagalaw ang mga bagay. Ito ay maaari sa pamamagitan ng pagtulak at paghila, sa pamamagitan din ng hangin, tubig, magnet, at gravity, mga bata. Nalaman din natin na ang bagay na gumagalaw ay in motion kapag ito ay gumalaw. Naintindihan ba, mga bata? Magtungo na tayo sa ating balik-aral. Isulat ang oo kung gumalaw ang bagay na inlalarawan sa pangungusap at hindi kung walang paggalaw. Unang bilang, pagtulak ng mesa papuntang kusina. Isip-isip pa nga bata, magaling ito ay oo. Pangalawa, natutulog sa sopa. Magaling, ito ay hindi. Pangatlong bilang, pagtakbo sa karera mula sa itaas ng burol. Magaling, ito ay oo muli, mga bata. Pang-apat na bilang, pagja-jogging ng madaling araw sa parke. Isip-isip, magaling, ito ay oo. Panglima, nakaupo sa silya habang nagbabasa. Magaling, ito ay hindi, mga bata. Magaling, mga bata, nalaman nyo ang mga bagay na gumagalaw at hindi gumagalaw, mga bata. Magtungo na tayo sa ating susunod na araling, mga bata, ang mga pinagmulan ng liwanag o sources of light. Ano ang liwanag? Ang liwanag ay isang uri ng enerhiya, mga bata, o lakas na tumutulong upang makita natin ang kagandahan ng ating paligid, mga bata. Katulad ng bumbilya, kita ba? Ng araw at ng flashlight. Nakita ba, mga bata? Magaling! Isa sa pangapangunahing alimbawa ng liwanag ay ang araw. Ang araw ang pangunahing pinagmumulan ng liwanag o major sources of light dito sa ating mundo at nakakatulong, mga bata, upang lumago at mabuhay ang mga halaman. At nagbibigay din ito ng enerhiya sa solar power bilang pamalit sa kuryente. Yan ang ating araw, mga bata. Yan, mga bata. At ito pa. Naintindihan ba? Magaling! May dalawang uri tayo ng liwanag o two sources of energy. Ang una ay ang natural na liwanag o likas at ang pangalawa ay ang artificial na liwanag o dilikas. Isa-isahin natin ang uri ng liwanag na ito, mga bata. Umpisa natin sa natural na liwanag o likas.
Ito ay liwanag na nilikha ng Diyos mga bata. Ito ay mga bagay na galing sa ating kalikasan. Katulad yan mga bata. Nakita ba? Magaling! Ito ang mga halimbawa ng natural light o natural na liwanag. Una, ang ating araw. Ang pangunahing pinagmumulan ng liwanag sa daigdig mga bata. Pangalawa, kidlat. Pangatlo, liwanag na galing sa bulkan kapag ito'y pumuputok. At pang-apat, bioluminescence. Natural na liwanag ng mga hayop at halaman. Nakita ba? Magaling! Ito ang halimbawa ng bioluminescence. Una, ang liwanag na nanggagaling sa agitap-tap o firefly. Liwanag na gagaling sa octopus. Liwanag na nanggagaling sa worm. Liwanag na nanggagaling sa dragonfly fish. Sa pugita at sa kabute o mushroom mga bata. Susunod, artificial na liwanag o dilikas. Ito ay liwanag na gawa lamang ng tao. O yun sinatawag natin sa English na man-made. Dahil ito ay nagpo-proseso upang magamit sa pang-araw-araw na gawain. Ito ay maaaring gamitan ng elektrisidad o kaya ay battery mga bata o iba pa. Yan mang mga halimbawa mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Ito ang mga halimbawa ng mga bagay na nagbibigay ng artificial na liwanag. Bulb, traffic light, flashlight, kandila, lampshade, at camper mga bata. Dahil alam na natin ang pinagmulan ng liwanag o yung dalawang uri ng liwanag, magtungo na tayo sa ating susunod na aralin pa ang mga gamit ng liwanag. Mga gamit ng liwanag. Una, makita ang ganda ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng liwanag, nakikita natin ang ganda ng kapaligiran mga bata. Pangalawa, tumutulong ang sikat ng araw sa tinatawag nating photosynthesis. O paggawa ng halaman ng sarili niyang pagkain. Naintindihan ba? Magaling! Pangatlo, magawa ang mga dapat nating gawin sa pamamagitan ng liwanag ay nakakabasa tayo ng aklat, nakakapanood tayo, nakakapaglinis tayong bahay at kung ano-ano pa mga bata. Pang-apat, makita ang iba't ibang kulay sa paligid. Sa pamamagitan ng liwanag, nakikita natin ang iba't ibang kulay ng paligid mga bata. Ang kagandahan nito. Naintindihan ba? Magaling! Panglima, nagsisilbing palamuti upang gumanda ang paligid. Katulad ng mga Christmas tree na yan, mga bata, at Christmas lights. Nakita ba? Magaling! Pang-anim, ginagamit ang traffic light upang mapabuti ang daloy ng trapiko sa daanan. Pang-6,
Pangpito, ginagamit ang mga parola o lighthouses upang gabayan ang mga barko at nagbibigay balbala kung may panganib mga bata. Dahil alam na natin ang pinagmulan ng liwanag at ang gamit nito, magpunta na tayo sa ating subukin. Handa na ba kayo mga bata? Subukin. Piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot. Unang bilang, ano ang ilaw na ginagamit ng mga driver upang makasunod sila sa batas trapiko? Letter A, ilaw sa poste. Letter B, stoplight. C, sikat ng araw. O letter D, liwanag ng bombilya. Pangalawang bilang, ano ang pinagmumulan ng liwanag na maaaring makatulong sa halaman upang mabuhay ito? A, ihawan. B, sikat ng araw. C, sikat ng bombilya. O letter D, plancha ng damit. Pangatlong bilang, ano ang maaari mong gawin kung walang liwanag sa loob ng iyong bahay kung gabi? Letter A, talan. B, plancha. C, sikat ng araw. O letter D, kandilang may sinti. Pang-apat na bilang, ano ang ginagamit ng mga panadero upang lutuin ang tinapay? A, talan. D, oven. C, sikat ng araw. O letter D, liwanag ng bombilya. Panglimang bilang, ano ang ilaw na gumagabay sa mga mandaragat upang makita ang daanan sa pamamangkas sa gabi? Letter A, traffic light. Letter B, lighthouse. C, flashlight. O letter D, sikat ng araw. Magtungo na tayo sa ating suriin. Suriin. Tingnan ang mga larawan. Suriin kung ano ang uri ng liwanag na ginamit ng dalawang bata. Sagutin ang sumusunod na tanong sa ibaba. Unang bilang, paano ginamit ng bata ang shuttlecock sa paglalaro ng badminton? Saan ang galing ang liwanag sa palaruan? Pangalawa, ano ang ginamit ng bata upang maging maliwanag sa loob ng silid habang siya ay nagbabasa? Magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Pagyamanin. Tukuyin kung ano ang pinagmulan na liwanag na inilalarawan sa sumusunod. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Ito ang pagpipilian o nasa kahon mga bata. Letter A, traffic light. Letter B, Christmas light. Letter C, flashlight. Letter D, bombilya. Letter E, kandila. At letter F, araw. Unang bilang, ito ay may iba't ibang kulay na ilaw at ginagawang palamuti kung araw ng Pasko. Pangalawa, ito ang pinakamalawak na pinagmulan ng enerhiya at liwanag sa mundo mga bata. Pangatlong bilang, ito ang tumutulong upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Pang-apat, ito ay maaaring gamitin kung may hahanapin sa isang madilim na lugar. At panglima, ginagamit sa tahanan at paaralan upang maging mas maliwanag sa loob ng silid. Magtungo na tayo sa ating isagawa. Isagawa. Ano ang dapat mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Unang bilang, nawalan ng kuryente sa inyong lugar at madilim. Anong bagay ang maaari mong gamitin upang magkaroon kayo ng liwanag sa iyong bahay? Pangalawang bilang, ikaw ay tatawid sa kalsada.
Nakita mo na naka-green light ang ilaw trapiko. Ano ang iyong gagawin? Isulat ang inyong kasagutan sa patlang mga bata. Magtungo na tayo sa ating tayain. Tayain. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, ano ang bagay na ginagamit ng mga driver na may liwanag upang makasunod sa batas trapiko? Letter A, ilaw sa poste. Letter B, stoplight. Letter C, sikat ng araw. Letter D, liwanag ng bumbilya. Pangalawang bilang, ano ang pinagmumulan na liwanag na maaaring makatulong sa halaman upang tumubo ito? Letter A, ihawan. Letter B, sikat ng araw. Letter C, sikat ng bumbilya. At letter D, plancha ng damit. Pangatlong bilang, ano ang maaari mong gamitin kung walang liwanag sa loob ng iyong bahay kung gabi? A, kalan. B, plancha. C, sikat ng araw. O letter D, kandilang may sindi. Pang-apat na bilang, ano ang ginagamit ng mga panadero upang lutuin ang tinapay? Letter A, kalan. B, oven. C, sikat ng araw. D, liwanag ng bumbilya. Panglimang bilang, ito ang ilaw na gumagabay sa mandaragat upang makita ang daanan tuwing namamangka sa dilim. A, traffic light. B, lighthouse. C, flashlight. D, sikat ng araw. Magtungo na tayo sa ating karagdagang gawain. Karagdagang gawain. Gumupit ng mga larawan na maaaring pagmulan ng liwanag. Idikit ito sa iyong science note. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muling araling!